And what's up mga bossing? Kamusta po tayong lahat dyan? And yeah, today is January 1, 2023 mga boss. Happy New Year sa lahat ng viewers natin. So nandito tayo ngayon sa tapat ng kumikinang na araw. At nasa General Santos City po tayo. I-deliver natin sa kamag-anak ng owner ng unit natin, which is yung ating every wagon dito, yung tinatawag na samurai type na every wagon. So once again mga boss, bago tayo mag-start, this is Ian of Surplus Pinas. Kung hindi pa po kayo subscriber ng YouTube channel natin, please do subscribe mga bossing, and malaking tulong po yan para mag-grow ang ating channel. And paki-like na din po ng Facebook page natin, Surplus Pinas on Facebook. Ayan. So salamat mga boss sa inyong suporta as always, no. So yeah, so bumiyahe tayo from Davao to Gensan kasi si Sir Ray, yan po ang owner ng ating unit. Si Sir Ray ang nag-request na i-deliver sa kanya dito kasi ang plano niya po is i-drive ang unit from Gensan to Pampanga. So yes mga boss, it's a 3-day long drive para sa ating every wagon na in-order ni Sir Ray. So pakita natin yung order ni Sir. Very simple and minimalist si Sir pagdating sa design, as long as makuha natin yung gusto niyang color ng unit. Alright, so sige, pakita natin mga Sir. Yan. So ito po ang unit ni Sir Ray. Ayan, yan po ang magandang bahay ng kanyang pinsan. Nandito po tayo somewhere in Gensan. So, yep, Rapture Gray yung tinatawag kasi ginaya ito sa color nung lumabas na Raptor from Ford. So, nauuso ito ngayon sa mga color ng sasakyan. Ayan po, so pakita natin yung kabuuhan. Actually, may roof carrier po ito. Ikakabit natin, ipapahuli na lang natin since dapat ngayon ikakabit. And may nakalimutan lang na parts kaya hindi na ikabit. So with roof carrier po yan. So bigyan ko kayo ng picture kapag naikabit na. Flash ko na lang po dito. So yan po. So this is ang tinatawag na samurai kasi yung grills niya dito is straight. 3-layer na grill sa front. Yan. So of course itong bumper, steel bumper or steel guard sa front na request din ni Sir. Added protection sa mga, you know, minsan may mga aso na tumatawid, hindi natin naiiwasan masasagi. So hindi madadamage agad yung sasakyan natin. So upgraded na with LED lights. Yung anyang front lights. Ayan. So very simple lang mga Sir, no? Brand new mugs tayo. Pinakabit ni Sir, pinili niya mismo yung kanyang preferred design. Yan po. So 13 po yan ang size ng mag wheels natin. Alright. So punta natin sa likod. Typical, of course, typical na every wagon na style yung likod natin with original skirts and spoiler. Ayan po, yung rear guard niya, steel bumper pa din, added protection. Okay, so umpisa natin sa likod, buksan natin mga boss. There we go, so naka-collapse yung isang seat. Kasi you know, golfer to si Sir, mahilig siya sa golf na sport. So nagustuhan niya yung very spacious na likod ng every wagon kasi kasyang-kasya yung kanyang mga gamit sa pag-golf, no? So isa yan sa added bonus kay Sir since hobby niya nga ang pag-golf. So si Sir hindi pa muna magtatagal dito sa Pilipinas, babalik siya sa US kung saan siya naka-reside. Iiwan niya muna ito sa Pampanga, which is sa kanyang area sa Pampanga nga, no?
Okay, so yan po yung loob natin. Ceiling, black ceiling tayo. Of course, upholstery by Dimit. Requested din ni sir, beige and gray combination. Yan po. Okay, so tayo sa kanyang double power slide nga pala ang ating unit mga sir, no? Bihirang-bihira yan magpakita. So fortunately, na timing si sir, nung umorder siya may dumating na available na double slide. Although hindi niya naman talaga na-request na double slide, bonus na din sa kanya po yan. So timing lang talaga, may iba tayong customer na naghahanap ng double slide pero walang available. So minsan okay na sila sa mga single slide. Alright. So yan po ang upholstery natin, logo. And beige and light gray or gray na color. Sa front naman natin, yan po. So original matting lang yung nilagay natin. So black and gray combination and with some silver gray touch sa kanyang dashboard. So of course, matte pa din as preferred din ng ating customer. Okay. So nilagyan lang natin ng konting protection sa heat. So shout out pa din kay UPEPS Concept sa tint natin, ceramic tint. Of course, ayan po. Overall design ng interior ni sir, very simple na mga bossing. Ayan. So yung dashboard tingnan natin. Ayan po ang view niya. With touchscreen display na din po ang unit. Alright. There you go. Okay, so, ni-road test na ito ni sir saglit. So, okay na okay siya sa performance ng sasakyan. Silipin lang natin yung makina. So, yung kapakinggan natin yung tulog, kaya po yung tulog. There you go. Alrighty. So, very basic. Masyadong, actually last minute na si sir nag-decide na papalagyan niya ng steel bumpers. Noong una sana is gusto niya as much as possible original lang. Wala na masyadong installation. So yun, pinahabol niya, yun nga naman, madaming aso sa Pilipinas. So why not, lagyan natin ng added protection, di ba nga? So yan po, basically pag pumasok tayo, pinakaloob ng sasakyan. Ayan. So dito sa likod, titingnan natin. So yun, dito ako sa bandang left side, nakaupo. Malaki po akong tao, almost 6, pero 5'10 lang, pinipeke yung height. So, hindi naman ako ganun katangkad mga boss, no? Pero this is a low roof, so malaki ang head clearance pa din. Yan, hindi ko pansin natin. So, yung high roof natin, mas malaki po ang, syempre, head clearance. So, pwede na yung mga 6-footer sumakay, ano mga boss. Yeah, so basically yun lang, no? And ibabiyahe ito from sabi ni sir is Tuesday, January 3 sila aalis. So yun, nawala pala ako sa screen. Oh, yan mga bossing. Bale mostly yun lang naman ang ating setup para kay sir. Kanyang unit, of course ang specs ito, flash ko po sa screen. And yan po ang yan, lighten up natin ng konti. Yan. So yan ang 600. Uy, ano yun? May langaw po bumisita sa tenga ko. Muntik ng manirahan, no? So buti na itaboy ko. Yan, so buhay pa ako, nilalangaw na ako. Yan. So yun mga boss, ang full specs ng unit, ito.
660cc, 12-valve. Turbo po ang unit natin. This is a Every Wagon DA64W, alright? And, of course, sa mga may nagtatanong kung fuel injected, yes, fuel injected po ang mga unit na ganito. K6A ang makina, bossing, no? 3-cylinder lang po yan. Fuel injected na. So, yeah. Soon, meron na i-announce ko na lang din. Bibisita tayo ng Iloilo. Soon, magva-vlog po ako. We will have an educational vlog awareness about DA17. And hopefully, maging maayos yung travel. Babalitaan ko po kayo once matapos. And kung ano man yon, so surprise na lang muna. So madami tayong matututunan hopefully sa magiging video natin na iyon, ano? And yeah, may mga next unit tayo na i-release kay Ma'am Liza, kay Madam Lou, ayan po, and of course kay Sir Christian, yung color red na smiley, malapit na din. Nauna na po yung pickup sa tatay niya. Alright, so naipadala na natin, ginagamit na nila ngayon sa Batangas yon. So yung kay Christian naman yung susunod. So abangan nyo po yon, mga bossing. And sa mga owner ng unit, salamat po sa patience nyo. May mga konting delay tayo, hindi maiwasan talaga. Pero asahan nyo po na as soon as possible mapapasa inyo na po yung unit. Alright, so yun lang, mga bossing. Salamat kay Sir Ray. Shout out kay Sir Ray sa nagtiwala. Madami siyang pinag-inquiran ng unit and tayo ang napili. Pinalad tayo na mapili ni Sir Ray sa pagkukunan niya ng unit. And interesado din po si Sir na mag-business ng ganitong klaseng mga sasakyan. O we will see kung anong maganda sa Pampanga niya naman na gustong kumbaga isiwalat, hindi isiwalat eh, ano yun eh, parang chismis yun ah. Gusto niyang kumbaga i-introduce yung ganitong klaseng sasakyan sa Pampanga. So nagpaplano siyang magnegosyo doon. So we will see, babalitaan ko din po kayo about that, mga boss, no. So yun lang muna, I think aalis na kami and magkikita pa kami ni Sir sa Davao. Dadaan sila doon going to Paakyat ng Maynila. So we will meet for the last time para ikakabit natin yung roof carrier ni Sir, mga boss, no, yung roof carrier niya. And yeah, shout out sa ating mga loyalist surplus Pinas supporter, of course yung mga tao natin na pinagkakatiwalaan, sila Abel and Pinkot. Shout out sa dalawang yan, laging nandyan handa. Bumiyahe kami alas 5 ng madaling araw. So kakatapos lang po ng New Year, no? So 1. So walang problema, go sila. Basta kailanganin ng kanilang tulong. So yun naman. Salamat sa inyo. And actually nandito sila ngayon, ayun, no. Ayan, busy nakatayo. So yun, thank you Tatsuki team, of course, and Dimit Upholstery, Albon Steel sa mga pipings natin, and UPEPS Concept, of course, di mawawala. And syempre ang origin ng unit natin, mostly ng mga unit is MRDMC, Maria Rosy Davao Motors Corporation, company of the family, my mother and father, sila pong mga CEO ng unit, ng ating company na yan. Direct importer from Japan, mga boss. So yeah, well basically yun lang naman. Thank you very much, mga bossing, sa panunood, sa pagtambay. And kung may inquiries po kayo, diretso po tayo sa Facebook page natin, message nyo lang po kami. So yun lang muna, I'll see you on our next video, mga boss. Bye-bye for now. This is Ian once again. Happy New Year, mga sir, no? Sana maging prosperous ang inyong 2023. Alright. Thank you sa panunood. Bye-bye for now.